Isa po mong palang araw sa bawat isa. Welcome sa Jesus the Only Way 5 Minute Church. Nawa tayo po ay nasa mabuti nating kalagayan sa inyo po mga tahanan. Muli po, papaalala po ko sa inyo na kung hindi naman kailangan lumabas ay huwag nang lumabas. Para makatulong po tayo sa ating pong una sa lahat sa ating sarili mismo, pangalawa sa gobyerno, sa ating lahat para hindi na lumagana pa ito at matapos na itong ating naranasan na crisis. Welcome sa Jesus the Only Way 5 Minute Church. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Nais ko pong mangaral, meron po akong paksa na inihanda ngayon, Why Bad Things Happen to Christian? Bakit may mga masamang mga bagay na nangyayari sa mga Kristiyano? Alam naman natin na ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay tinawag upang tayo po ay hindi lang baguhin, kundi tayo po ay pagpalain. Tayo po ay makaranas ng mga mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pero hindi maiwasan na may mga bagay na nangyayari at nagaganap sa atin bilang mga Kristiyano, kahit Kristiyano na tayo. May mga pangit na mga bagay na nagaganap at nangyayari. Hindi po natin kayang itanggi yun sapagkat ito po ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Meron pa akong babasahin dito sa ating pagsisimula. Dito po sa mga ngaral 7-14. Actually, dalawa po itong ating teksto. At yung pangalawa naman ay mga awit 34-19. Sa kaarawan ng kaginawaan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Pangalawa, sa mga awit, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Salamat sa samahan niyo po kami sa oras na ito. At Panginoon, ang iyong pong presensya, ang iyong pong salita, ang siyang maghari sa aming pong kalagitnaan. Bigyan mo kami ng kalakasang physical sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia, may mga halimbawa na mga lingkod ng Diyos na may mga bagay na negatibong kaganapan sa kanilang mga buhay. Madalas natin mapakinggan yan sa mga pangangaral sa church. Madalas natin mapakinggan ang mga buhay ng mga tao na ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan, subalit hindi sila naging ligtas o hindi sila naging exempted sa mga negatibong kaganapan sa kanilang buhay. Ayan si Joseph. Si Joseph isa po sa mga paborito kong karakter sa Biblia na nakaranas ng hindi po, sabi natin hindi madaling mga negatibong bagay sa buhay niya. Si Job, si David, si Daniel, at maging ang ating Panginoong Jesus na anak ng Diyos na hindi po nakaligtas sa mga negatibong pangyayari o mga bagay sa kanilang mga buhay na sila narito sa lupa. Ang pamamahala ng Diyos sa lahat ng kaganapan sa buhay natin, dapat ito ang maging pundasyon natin bilang mga Kristiyano o bilang mananampalataya. Tulad ni Job sa Job chapter 2 verse 10, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Anong tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Sinasabi ng Biblia, si Job, bagamat maraming mga bagay na masama at mga pangit na karanasan, ay hindi po nasira yung kanyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos, bagkos ay nanatili yung kanyang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Nanatili yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. At patuloy niya pa rin pinaglingkuran at pinaniwalaan at sinampalatayanan ng ating Panginoon. Alam po natin mga Kristiyano, mga mananampalataya, na walang mga aksidente, walang aksidente sa buhay na ito. Simula lang ikay maging Kristiyano, simula na tayo maging Kristiyano, ay wala na pong aksidente na nangyayari o magaganap sa buhay natin. O tinatawag nilang kapalaran na mga kaganapan. Sapagkat ako bilang Kristiyano, naniniwala po ako na wala pong aksidente sa mga Kristiyano. Lahat ng bagay na nagaganap sa atin, wala lang tayo ay magtiwala sa Panginoon. Ito'y nagaganap sapagkat ito'y pinahintulutan ng Diyos. Ang tawag po dito sa Ingles ay permissive will of God. Kaya advantage ang mga tao o mga Kristiyanong mayroong kasanayan. Ibig sabihin, sanay sila kung paanong tumugon sa mga paghihirap. At dahil dito, sila ay makakaiwas mula sa pagkagalit o paghihimagsik laban sa Diyos. Sapagkat isa sa mga nakakatuksong tugon
kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ay sisihin natin ang Diyos. Sisihin natin ang lumikha kung bakit nagaganap sa atin ang mga bagay na ito. Subalit si Job sa Job chapter 1 verse 20 hanggang 22, bagamat may nangyari sa kanya mga bagay na masama, siya pa rin ay patuloy na nagsumasamba sa Diyos, siya pa rin patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at nagpupuri sa Panginoon. Tandaan natin, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Sapagkat kung bakit ang tao nakakaranas ng mga paghihirap, kasama na dyan yung mga masabi ko, yung mga problema, mga sudilanin na naranasan natin at maging mga karamdaman, sakit. Sapagkat naniniwala ko nito po yung resulta ng masamang bagay na ginawa ng tao. Sapagkat tandaan natin ang turo ng Biblia. Kapag ikaw ay manatili at ikaw ay nanindigan, namuhay na may katwiran sa harapan ng Diyos kailanman hindi kanya pababayaan. Sabi nga ng Biblia, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Magturo ako sa mga nakaraang mga pagtuturo, hindi totoo na nilikha ng Diyos ang tao na masama. Ang tao ay nilikha ng Diyos na mabuti, na matuwid. Kaya kung sinisisi mo ang iba sa iyong kasawian, ay dapat nasisihin mo ang ating ninunong si Adan at maging ang ating mga sarili dahil sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang kahirapan o mga problema na nagaganap sa buhay natin, sapagkat ito po ay bahagi ng mga resulta ng ating mga ginawang mga kasalanan. Sa Genesis chapter 1 verse 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha narito, napakabuti. Ito po ay sinasabi ng Biblia, mabuti ang kanyang mga nilikha. Kung bakit ang tao ay nakakaranas ng dumadanas ng mga pangit na pangyayari sa kanilang mga buhay o sa ating mga buhay, sabagat ang tao ay nahulog sa kasalanan. Genesis chapter 3, 16 hanggang 20, makikita din doon na kung paanong ibinigay ng Diyos ang sumpa sa babae, sa tao, kay Adan, at sa ahas dahil sa kanilang pagkakasala. Sabi ng Ecclesiastes chapter 7, verse 29, higit sa lahat ito ang nalaman ko, ayon kay Solomon, sabi niya, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Ito po ang katunayan na kaya tayo nakakaranas ng maari ng mabigat na pagsubok sa panahong ito, sapagkat may mga panahon na pinili nating gumawa ng masama instead of gumawa ng mabuti o kalooban ng Diyos. Tandaan natin bilang mga Kristiyano, sa matalinong pamamahala ng Diyos ay tayo'y nilikha ng Diyos maging masunurin sa Diyos. Sapagkat sa pagsunod, tandaan natin, naroon yung reward, naroon yung pagpapala. Doon ang sinabi ko kanina, yung mga masamang bagay na nagaganap sa ating, maaari niyan ay sa trabaho, sa negosyo, maaari niyan ay kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, maaari niyan ay karamdaman, nangungusap siyan sa kalusugan, maaari niyan ay pag-uugali o masamang pag-uugali ng mga bata o mga anak. Meron akong isang magulang na napakinggan, nalulungkot siya, nagsisisi siya, bakit ganun ang ugali ng kanyang anak? Isa ito sa mga bagay na nangyayari, sapagkat totoo na nagaganap, kahit na tayo po ay masabi natin, tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, naging mananampalataya na, naging Kristiyano na. Alam niyo mo minsan, tinuturo ng Biblia, minsan yung kahirapan, yung mga problema, yung mga pagsusubok, ay nagiging mas mainam kaysa sa mga pagpapala. Ito yung humuhubog sa atin, ibig kong sabihin, sapagkat ito yung humuhubog sa atin para tayo ay mabuo ang ating pagkatao o bilang isang Kristiyano, tayo ay mag-mature. Tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Alam naman natin ang isang bata, kapag lagi mong binibigay yung gusto niyan, kailanman mahirap niya mag-mature. Pero subukan mo na minsan tanggihan mo at ipakita mo sa kanya na hindi lahat ng bagay ay pwede niyang makuha at kailangan niya itong paghirapan, kailangan na roon yung pagsunod. Lalaki yung bata na maintindihan niya na bawat bagay ay dapat may kaakibat na pagsunod. Kaya minsan masasabi ko, yung kahirapan, yung mga pagsusubok na naranasan natin sa buhay natin, minsan, o mas madalas na yun yung nakakabuti para sa atin. Ito po ang sabi ng Biblia. Mga ngaral, 7:1 hanggang 6. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungkwento. Sabi ng Biblia, ang mabuting pangalan daw ay mas mainam kaysa sa pabango. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang nasa bahay ng tangisan kaysa sa bahay ng pistahan. Sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao, ilalagak ng may buhay sa kanyang puso.
kapanglawan ay maigi kaysa sa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Maigi ang mangmang na nasa bahay ng kasayahan. Maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Sa 6, sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinig sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito may walang kabuluhan. Isang banda, parang balitad yata, pero yun po ang sabi ng Biblia. Pansin ninyo, kapag ang tao ay dumaranas ng mga pagsubok at dumaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito, ay ito po yung nagbibigay sa atin ng bagay upang tayo ay patuloy na lumago at mabihasa. Yung pong ibig ko sabihin, maging mabihasa sa karanasan dito sa buhay na ito. Sa Kawikaan 24:10, kung ikaw ay nangihina sa karawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan sa Panginoon ay hindi ganap. Ang isang Kristiyano dapat, habang siya nabubuhay dito sa lupa, kapag dumaranas siya ng mga pagsusubok at problema, dapat lalo siyang lumalakas sa Panginoon. Una, sa ating pag-aaral, bad things happen to Christians for the greater glory of God. Dito sa John chapter 9 verse 1 hanggang 3, ay may nagtanong sa Panginoon na alagad, sino bang may kasalanan, bakit ang batang ito ay pinanganak na bulag? At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi. Rabbi, sino ang nangagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Tanda natin, hindi ibig sabihin may pangit na nangyayari sa buhay natin dahil Kristiyano na tayo, ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Minsan ay nangyayari ang pangit na bagay o mga bagay na hindi ka nais-nais sapagkat meron pong bagay na nais na iparating ang Diyos sa atin na mensahe. Minsan yung mga problema ng ating naranasan ngayon, ang resulta niyan para mapapurihan natin ang Diyos. Alam niyo po, itong pandemic na nangyayari sa atin sa panahon ito, ito ay magbibigay sa atin ng magandang karanasan. Pwede na po tayong mag face-to-face ng pagsamba. Maraming mga patotoo tayong mapapakinggan. Kung paanong ginawa ng Diyos na tayo mula nung March hanggang sa darating pa ng mga buwan, ay kung paano tayong iningatan ng Diyos at kung paano meron mga nangyari na ganap na mga pangit na bagay para sa ikaluluwalhati at para sa ikakapuri natin sa Panginoon. Sa Juan 11:1-4, isang tao nga na may sakit si Lazaro na taga Betania, na nanayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria ay nagpahid sa Panginoon ng ungwento at ikinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan ni Yaon. Narito ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro, namatay sa kanyang karamdaman, sa kanyang sakit. Misa, meron tayong pagkatanong sa ating sarili, bakit nangyayari ito sa mga anak ng Diyos? Huwag tayo magmadali na isisi sa Diyos, isisi sa ibang tao, baka mamaya, kung bakit nangyayari yan, sapagat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Upang maluwalhati ang Panginoon. At nang kami mga katakas na magkagayoy nagpatalastas namin na ang kulo'y tinatawag na Mileta, at pinagpakitaan kami ng kanyang karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro, sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat, dahil sa ulan ni Yaon at dahil sa ginaw. Natapat pagkatipon ni Pablo na isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. At na makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay ay nagsabi, ang isa sa iba, walang salang mamamatay ang taong ito na bagamat siya'y nakatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. Gayon may ipinagpag niya ang hayop sa apoy at siya'y hindi nasaktan. Ngunit kanilang hinintay na siyang mamaga o biglang mabuwal na patay, datapot ang maluwat na siya'y na silang makapaghintay at nakitang walang nangyari sa kanyang anuman,
at nangagbago sila ng akala at nangagsabi, siya'y isang Diyos. Sabi ng Biblia, si Pablo ay tinuklaw ng makamandag na ahas. At hinintay nila na siya ay mabuwal sapagkat ito ay makamandag ayon sa ating binasa. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sabi sapagkat sa 6, ngunit kanilang hinintay na siya ay mamaga o biglang mabuwal na patay. Natapwat ng maluwat na silang makapaghintay ay makitang walang nangyari sa kanyang anuman na bago sila ng akala at nagsabing siya ay isang Diyos. Dahil sa magandang bagay o himwala na nangyari kay Pablo, naluwalhati ng mga tao ang Diyos sa pamagitan ni Pablo. Napagkamalang nga siyang isa sa mga Diyos. Sa ikalawang Korinto 12:1-7, narito si Apostol Pablo bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos, hindi naging hadlang sa kanya ang kanyang kapansanan. Meron nga akong isang pangangaral, PWD, Pastor with Disability. At nakita ko sa Biblia si Pablo, hindi naging kawalan sa kanya o hindi naging hadlang sa kanya, sa kanyang pagministeryo, yung kanyang kakulangan. Ang sabi pa nga niya, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapis, sa mga pangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga paghihinagpis. Dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Alam niyo po, ang Diyos ay nakakuha ng higit na kaluwalhatian mula sa katapatan ng kanyang mga anak sa panahon ng kanyang mga anak ay nagdaranas ng kahirapan ng mga pagsubok, subalit sila ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. Katulad ni Job sa chapter 1 verse 9 hanggang 11. Sa Job chapter 1 verse 21 hanggang 22, sinabi niya, hubad akong lalabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job at inari mangmangmang ang Diyos. Yung mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay niya ay binibigyan niya ng katwilan ang Diyos. Hindi ka man sinasabi na ipinagtatanggol niya ang Diyos. Pero sa kanya, alam niya na hindi ito magiging dahilan para siya ay humiwalay, para siya ay manlamig, para siya ay tumalikos sa paglilingkod sa Diyos. Bagkus, binibigyan niya ng katwilan ng mga nangyayari sa kanya, alam niya na ang Diyos pa rin ang may kontrol. Kaya nga sabi ng Biblia, sa lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya, hindi siya nagkasala. Ibinibigyan natin siya ng higit na higit na pagsamba. Sa kabila ng mga negatibong bagay, tayo pa rin ay patuloy na nagpupuri at nagsasamba sa kanya. Sapagkat ito po ang isang malaking tukso sa panahon natin ngayon, na dahil sa tayo ay nakakaranas ng mga pagsusubok at problema, ay para bagang pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero ang isang tunay na Kristiyano, ang Kristiyanong lumalago, hindi siya nahadlangan, hindi siya pahadlang sa anumang mga pagsubok at kahirapan, kahit man ito ay karamdaman, kahit man ito ay coronavirus, hindi siya mahadlangan, magpuri at sumamba sa Panginoon. Pangalawa, bad things happen to Christian for the trial of their faith. Pinapahintulutan ng Diyos ang mga kahirapan, pagdurusa, upang malaman niya kung tayo pa ay patuloy na magiging tapat sa Kanya. Madaling magsabi sa Diyos na purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, kapag puro mga buting bagay ang nangyayari sa atin. Paano na lamang pag masamang mga bagay na nangyayari sa atin? Kaya minsan may mga pinapahintulot ng Diyos na maganap yung masamang mga bagay upang subukin kung tunay nga yung ating panampalataya. Sa ating pagbasa kanina, si Job sinubok niya, pero sabi ng Biblia ay nasumpungan niya, tunay ang panampalataya ni Job. Kaya yung mga tukso ay merong positibong epekto sa buhay natin. At ito ay ginagamit ng Diyos upang kilalanin tayo ng lubos kung tunay ba yung ating panampalataya sa Kanya. Sa Santiago o James chapter 1 verse 2 hanggang 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyo'y pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Romans chapter 5 verse 1 hanggang 5, yaman na nga mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman mga galak tayo sa ating mga kapighatian
nalalalamang ang pagkapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ay nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 6 hanggang 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesu Kristo. Hinahayaan ng Diyos ng ating pananampalataya ay dumaan sa apoy. Pag sinabing dumaan sa apoy, hindi po yan madaling ilarawan. Maari na roon yung pagtangis, na roon yung mga samutsari, mga pagsubok, problema. Pero sabi ng Biblia, ito ay pinapahintulot ng Diyos na mangyari sa atin para malaman kung tunay ba yung ating panampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, sinusubok ng Diyos yung ating panampalataya. Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 6. Ang lahat ng utos na aking inuutos sa iyo, sa araw na ito ay inyong isasagawa, upang kayo'y mga buhay at dumami, at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taong sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at maalaman kung ano ang iyong sa iyong puso. At ang iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taong sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at maalaman kung ano ang iyong nasa puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala at ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang imaipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang iyong suot ay hindi na luma sa iyo, ni hindi na magaang iyong mga paa nitong 40 taon. At iyong pagmumuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak ay gayon pinarurusahan ng Panginoon mong Diyos. At iyong tuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Pinapahintulot ng Diyos ang mga pangit na pangyayari sa buhay natin upang subukin yung ating pananampalataya, subukin yung ating puso. Kung totoo pa rin tayo na sumasampalataya at susunod sa Kanya. Pangatlo, bad things happen to Christian for the chastening of their sins. Sa Proverbs chapter 3 verse 11 hanggang 12, mga kawikaan, 3:11 hanggang 12. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Sinasabi ng Biblia na dahil tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y kanyang tinuturing na kanyang mga anak. At bilang mga anak ay hindi hinahayaan ng Panginoon na tayo po ay maligaw o malihis. Kaya may mga pagkakataon na pinapahintulot ng Diyos ang mga pangit na bagay, sapagkat nais ng Panginoon na tayo ay disiplinahin. Ayoko pong gamitin yung salitang pangparusahan. Disiplinahin, kasi pagparusahan, hindi po yung gawain ng ama sa kanyang anak o ng ina sa kanyang anak. Ang gusto ko pong gamitin na pananalita o salita ay pagdisiplina. Kaya isipin natin, kung tayo man ngayon ay nakakaranas ng pagsubok o malaking problema, ay isipin natin, baka yan ay paraan ng Diyos upang tayo ay disiplinahin at iparandam sa atin na yung ating tinatahak ay mali. Hebreo chapter 12 verse 5 hanggang 13. At inyong nilimot ang inaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupay-pay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya.
pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa dito'y parusa kayong nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapat, kung kayo'y hindi parurusahan, napawang nararanasan ng lahat kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinurusahan nilang mga ilang araw ayon sa kanilang minamagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya itinaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkos gumaling. 30 and 31 sa chapter 10 ng Hebreos, sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, at muli hukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Alam niyo po, yung ikaw dumaranas ng pagsubok ngayon, okay lang yun. Nandito ka, maraming problema. Hindi sa kabilang buhay, mga problema ka. Kaya ang ginagawa ng Diyos, tayo ay itinatama, dinidisiplina tayo upang tayo ay hindi mapahamak balang araw. Sinabi ng ating binasa natin, tulad sa mga ama dito sa lupa, ay ating dinidisiplina yung ating mga anak, ganun din ang ating ama, ang ating Diyos sa langit. Sapagkat tayo kanyang mga anak. Kaya nga sabi ni David sa mga awit, 139 verse 23 hanggang 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, apat nubayan mo ako sa daang walang hanggan. Lagi niyang sinasabi sa Diyos, huwag siyang magkamali ng kanyang tinatahak. Handa siyang tanggapin anumang pagtutuwid, anumang pagtatama ng Diyos sa buhay niya, sapagkat alam niya at batid niya na mas alam ng Diyos ang tama at nakabubuti para sa kanya o para sa atin. Ako po yung mananalangin sa aking pagkatapos. Panginoon, salamat po. Salamat sa salita ng Diyos na aming pong binasa, Panginoon, na hindi na po namin kailangan pang-interpret kung ano ang sinabi mo, Panginoon. Ito po yung paraan. Ito po ang yung salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kaalaman upang kami po ay itama, ituwid kung kami may nagkakamali, kung kami may nagkakasala, kung kami may nagdududa sa aming sarili, Panginoon Diyos. Pagpalaan niyo pong bawat isa, Panginoon, patuloy namin magawa, O Diyos, at patuloy kami magtiwala sa iyo sa kabila ng mga pangit na pangyayari sa buhay namin na nagaganap sa panahon ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.